Hello, what's up mga sankay? Pag-usapan po natin itong ano, itong malaking good news. Napakalaking balita na ito mga sankay na hindi po gaanong pinapasabog nitong mga media sa Pilipinas, lalong-lalo na po itong mga dilawang media, yung mga higanting media. No, hindi po nila ito inalalabas gaano. So ngayon mga sangkay, ito po yung napakalaking good news. Dahil po sa pagbisita ng ating Pangulo doon sa Amerika, lumabas na po ang impormasyon tungkol po dito sa isang napakalaking magandang balita. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-uusapan, please sabay-sabay niyo pong ilike ang video na to para marami sa ating mga kababayan ang makapanood. At ito na mga sangkay, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! So, ayun na nga po guys. Ang laking balita nito, no? Na-share ko nga po ito sa social media at marami rin pong pro-government, DDS man yan, Marcos man yan, ang nagbalita rin po nito or natuwa, kaya i-share po ang napakagandang balita. Ito po yun mga sangkay. President Ferdinand Marcos Jr.'s U.S. visit generates. Ito ha, ito na po yung resulta. Generates 56,000 jobs. Ulitin ko, 51,000 na trabaho umano, mga sangkay, ang nag-generate dahil po sa pagbisita ni PBBM doon po sa Amerika. Ayan po, President Ferdinand Marcos Jr.'s recent working visit to the United States is already paying dividends. Sabi ko naman sa inyo mga sangkay. Sabi ko naman sa inyo eh, itong ating Pangulo, hindi po yan lalabas ng bansa nang wala pong kahit na anong dahilan. 'Di ba? Napahiya nga po doon yung Rappler eh, 'di ba? Nung pumunta si PBBM sa Amerika, sabi po ng ilan sa mga ano, kaek-eka ng mga media diyan, hindi daw po makakapunta si PBBM sa Amerika, aarestuhin daw dahil nga daw po. Alam niyo na 'yon, mga sangkay, yung mga pakulo nitong mga dilawang media. Sabay nakita po natin priority pa po ng presidente ng Amerika, itong si PBBM. Ayan, mga sangkay, balik na po tayo sa ano. 56,000 jobs dahil po sa pagbisita ni PBBM doon sa Amerika. IT BPM firm Concentrix will open at least 30,000 new jobs. 15,000 jobs will be made available through Sutherland. And Alorica pledges 11,000 jobs openings. So ito po yung resulta mga sangkay, oh. Sa mga nagko-call center diyan, 'di ba? Yung mga ito yung trabaho, ito na po. Dito mga sangkay, medyo matatamime na naman po ang mga dilawan. Ito yung dito fake news. Ayan po. Galing po yun sa PTV. Okay? Ang sabi po dito, hindi po mag-generate pa lang, kundi it generates 56,000 jobs. The Department of Trade and Industry, or DTI, reported that during the roadshow with the Business Process Association of the Philippines, the primary trade and advocacy group of U.S.-based information technology and business process management sector has committed to increasing jobs by at least 1 million.
So itong 56,000, itong 51,000 na trabaho ay pasimula pa lamang pala. Nakalagay po dito, itong ITBPM sector has committed to increasing jobs by at least what? At least what? 1,000,000. 1,000,000. So itong 56,000 jobs na naibalita mga sangkay, umpisa pa lamang pala. Hello, mga sangkay, hindi po ang ating pangulo pumupunta sa mga bansa para lamang po makipagchismisan. Bahagi po pala ito ng pagpapalago ng ating presidente sa ating bansa. O, sasabi, eh sigurado mga sangkay, yung mga dilamon dyan, hindi naman po talaga yan natutuwa kapag may magandang balita kagaya na ito eh. Gagawa't gagawa pa rin po sila ng propaganda laban dyan. Eh, dyan po sila magagaling eh, di ba? Dyan po sila mga expert eh. Pero, ganun pa man mga sangkay, hindi po matatabunan ang katotohanan dyan na ayan po, nagsimula na. President Ferdinand Marcos Jr.'s U.S. visit generates 56,000 jobs. Ganun po katindi at ganun po kabilis. Mga sangkay, ayan, mga komento, hindi tayo nagkamali sa kanya. Diba? Congrats PBBM sa lahat ng mga ginawa mo para sa ekonomiya ng ating bansa. Ay nako, marami nang nakapasok sa Sutherland kahit senior high school, tinatanggap nila. Non-stop hiring naman talaga ang BPO companies kahit di pa presidente si BBM kasi ang mga empleyado come and go. Ito, di nakikinig sa balita eh. Makinig ka sa balita, pre. Pre ba to? O sa babae ba to? Check ko nga. Madam, makinig ka sa balita. Ayan po, oh. Ulitin nga natin. Di po nagigets ng mga to, eh. Ayan, oh. Ulitin natin basahin to, ha. The Department of Trade and Industry reported that during the roadshow with the Business Process Association of the Philippines, the primary trade and advocacy group of U.S.-based information technology and business process management sector has committed to increasing jobs by at least 1 million. Ang akala siguro na ito, mga sangkay, na akala po nila na normal na magkaroon ng 56 more or 56,000 jobs. Hindi po biro po yan. Ibig sabihin, nag-increase, madam, ha? Nag-increase ang trabaho. Hindi po nag-stay po sa kung anong level lamang. Tumaas po. Nag-generates po ng 56. Sana po naiintindihan. Diyos mio, marimar naman. Ito. Saludo ako sa iyo, Mr. President. Sana matupad po lahat ng mabuting hangarin niyo at magkakaroon pa kayo ng mabuting kalusugan. Alam niyo mga sangkay, lahat naman ng plano ni PBBM ay magaganda. Kaya nga lang, magiging matagumpay lamang ito kung tayong mga Pilipino ay nagkakaisa rin. Diba? Tulad nito, malamang dilawan po talaga ito, itong Sam. Wala po siyang maibato kay PBBM eh. Kaya ang ginawa po niya, nag-iisa lang naman talaga to. Ginawa po niya, gumawa siya ng sariling eksplanasyon na may punto naman siya. Subalit, ang layo po sa sinasabi dito na ang pagbisita daw po ni President BBM sa US ay nagkaroon na po, nag-generates po ng 56,000 jobs. Ibig sabihin, nadagdagan po ng ganong kadami. Bakit? Dahil nga po doon. Eh, yung mga dilawon, wala naman po talaga yung maiisip na matino. Kundi humanap po ng pwede nilang ibato kay PBBM. Thank God, sabi ni Mimi,
this would help propel our economy. Marami tayong problema, mahal lahat ang, and mind you, US, Europe, and Canada will be, ano daw? Dito na nga tayo. Iiwanan na naman ang sariling bayan at ibang lahi na naman ang makikinabang sa talento at galing ng Pinoy. Pagdating doon, magtatanong ang mararapnan, paraiso ang bansa nyo, bakit kailangan nyo magsakripisyo dito? Anong komento to? Minsan talaga, hindi natin ano eh. May mga Pilipino talagang ulirat na ano eh. Tawag dito, lumilipad yung utak, magko-comment lang ng kung ano-ano nang hindi naiintindihan yung balita. So ayun, mga sangkay, ano po ang inyong komento para po dito sa napakalaking balita? Kasi di po ito pinapasabog ng media gaano. Siguro na ibalita nila ito isang beses, pero yung tipong paulit-ulit gaya ng balita kay Lenny Robredo, paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit, ulit-ulit. Di po nila ginagawa yon. So tayo ang magkalat, mga sangkay. Tayo ang magpasabog sa balitang to. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Zinjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.